Hello mga believers! Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. Ito na naman tayo sa ating vlog episode ng Life Hack para sa inyo. Napakaganda ng topic natin kasi pag-uusapan natin paano magkapera ang mga estudyante. Or let's say kahit sino naman gustong kumita on the side. Marami tayong pag-uusapan ang age hindi requirement na pwede kang matuto kumita on the side para magkaroon ka rin ng sarili mong mula. Day money lang to, props money. So meron akong prepare ng mga simple tips and life hacks para sa inyo. Huwag natin patagalin, simulan na natin. Share, pag-usapan muna natin ngayon bilang estudyante, student edition, ba't mo ba gusto ng kumita ng pera? Aanoin mo ba? Pang extra travel mo? Pang gastos mo? Pang aral mo? Bakit? Gusto mo lang matuto kaagad at a very young age kung paano kumita ng sarili mong pera. Of course, may perks talaga yan and may advantage kasi mas may advance ka na agad kung paano ka humawak ng pera. Matututo ka through experience. So, prepare few tips para sa'yo ngayong araw na to. So, huwag ka nang magdalawang isip. Panoorin mo na to. Ito na yung pagkakataon para matuto ka kung paano rumakit. Don't forget to subscribe, to follow this YouTube channel, and share to as many friends as you can, lalo na sa mga kilala mo na gusto kumita on the side, na part-time, hindi full-time. And, i-follow nyo ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok, just search my name at Billy De La Fuente. And or just click down below, may kita mo sa description lahat ng aking social media. So let's connect! Bakit? Yung mga matututunan ko sa inyo, of course, or yung mga realizations nyo din and yung mga experiences nyo din na mai-share nyo sa akin, sobrang added, yan ang bayad nyo. So let's start with number one. Ano ba yung pinakamadaling gawin? Of course, buy and sell. Walang edad-edad. Bata, matanda, okay, estudyante o hindi. Actually ako, nag-start ako pinakauna kong business nung elementary pa ako. Mga grade 3, grade 2, or grade 4. Imagine mo, at that age, nagkaroon na agad ako ng isip na kumita. Paano? Dahil may ilig ako sa mga games noon, Street Fighter, kung alam mo yan. Yung, ano? Ganun pala yung Shoryu! And yeah. Or si Dalsim na, Yoga Flame! May luwalabas apoy na ganyan. Dahil nga sobrang passionate ako maglaro. Gamer eh. Ngayon, naisip ko, ba't hindi ko ito parentahan? Magkakitaan ko na din. And yung mga kalaro ko, pag in-invite ko sila, syempre sabihin ko, uy, grabe Street Fighter, lupit nito. Street Fighter, di ba? Ganun. Tapos maglalaro kami. So ba, pag maglaro, sabihin ko, 20 pesos. Sabihin na. Noong mga early 1990s, ang nakikaya ng 20 pesos, di ba? Imagine mo, at that time, payag naman yung mga kalaro ko na magbayad sila per hour hanggang sa lumaki na yung business ko. Matindi nun, hindi naman ako sinisingil ng kuryente ng mga magulang ko. Diba? O di akin lahat, 100% profit. Nagkaroon ako ng kalaro, nagkaroon pa ako ng income. Hanggang sa naging Sega, benta ako ng NBA cards, yung mga hindi Michael Jordan, binibenta ko yan. May mga bumibili naman. Lower and higher year sa akin. Nagbenta rin ako ng mga magic cards. Hindi yung pang magic talaga na card, pero yung magic card yung may mga dragon, may mga elves, may mga ganyan. Nagpapatayan kayo ng player to player. Yung passion ko, ginagawa ko siyang business na din. Dahil passion ko na might as well, pagkakitaan ko na din. So at a very young age, meron akong ganong mindset. Yung mga tip ko sa'yo, number one, na pwede mong gawin para kumita ka kahit estudyante ka pa lang is mag-buy and sell ka na. Marami tayo dyan. May eBay Philippines, Carousel, Shopee. Maraming ways kung paano ka pwedeng magbenta ng mga bagay na nakatambak lang sa bahay nyo. Or, manap ka ng mga paglumaan nyo na bis na itapon nyo lang or masaya or maalikabukan na nakastock dyan ba't hindi mo ibenta. So, isang idol ko dito sa pagdating sa flipping business, si Gary Vaynerchuk. Nag-hunting siya, nag-garage sale. Binibili niya sa pinakamurang presyo tapos piniflip niya o binibenta niya ng times 10. Lalo na pag alam niya talaga yung value. Marami naman pwedeng i-buy and sell. Katulad ng sister ko, namimili siya ng murang chocolate, tapos binibenta niya. Pinapatungan niya with profit. Bumili ka 100 pesos, binenta mo ng 75, binilugi ka dyan. So, umanap ka ng mga bagay na pwede mong i-buy and sell. Bulakla, pag-Valentine. Importante, matuto kang magbenta. Kasi ang pera nasa sales. Maraming negosyante ang nalulugi kasi hindi sila marunong magbenta. Number 2, umanap ka ng sideline or ang part-time job mo. Side hustle mo. For example, pero pwede ka mag-cut ng grass, magtrabaho sa F&B or food and beverage, let's say sa
alibi, barista, maraming part-time na hindi uubos ng oras mo. Pwede kang mag-tutor. Diba? Yung ibang ginagawa nila, sinacharge sila yung parents sila para i-tutor na lang nila yung kapatid nila. Hindi na sila lumayo. Or maganap ka ng kapitbahay na kailangan nila turan yung anak nila sa English. Para-paraan yan, diskarte na yan. Maraming pwede kang gawin. Ang pinakakailangan mong gawin, ito lang. Punta ka kay Google. Kasi search mo, marami kang pwedeng gawing sideline and part-time. Pag meron ka na yan, yung opportunity sa'yo bumubukas, lumalaki. Hindi ka lang actually kumikita ng pera, pero nagigain ka pa ng experience. 2 to 3 hours lang a day or 2 to 3 hours every other day. Kung ano mang business na or sideline or racket na pwede mong once a week, twice a week, 3 times a week, depende na sa'yo yan. Kasi marami namang opportunity dyan. Kailangan mo lang buksan yung mga mata mo para kumita ng mula. Number 3, online jobs. Kanina, offline, di ba? Yung talagang face-to-face, mano-mano, di ba? Ito, online. So, marami naman, di ba? May cellphone ka, may laptop ka, may computer ka sa bahay. So, pwede kang, actually, sa mga Korean, di ba? Turo ka ng English yan, or mag-join sa mga apps or website na pwedeng naghahanap sila ng freelancer. Meron na makakilala, at a very young age, ang nagiging social media manager na siya, or taga-post. Anong isabihin taga-post? Merong nag-hire sa kanya, let's say, 500 o what, 5 a week. Yung murang-mura lang, pero tanggapin mo na yan kasi ilang click mo lang na magagawin. Ang gagawin mo lang is mag-post ka na ibibigay niya sa'yo sa ganitong oras. Okay? Maraming type of online jobs na pwede sa inyo ngayon. I-Google mo na. Number 4, mag-save ka. Yung baon mo, huwag mo ubusin. Kunwari, binigyan ka ng 200 per meal or 500 per meal or 1,000 per meal. Huwag mo ubusin. Tatawag pa ng mga classmate niya, oh, tara, meron pa akong 500 dito siguro gusto. Hindi. Ang gawin mo, mag-budget ka talaga ng allotted na pwede mo kainin per meal kung 100 pesos. Ano, basta ma-save mo yung baon mo. Pagka natatabi mo yan, syempre, may savings ka, may extra liquid ka. Yan, pag naipon mo yan, pwede mong itayo na business. Yung itatayo mong sideline na business, yun mag-generate ng panibagong income sa'yo. Then, tatabihin mo na naman, dagdag ka na naman ng business. So, parang ganito. Una, wala kang business, nag-ipon ka. Nung kumita ka, din ang sideline business mo habang nag-aaral ka. And then, pag nag-business ka nung isa, kumita, yung kita niya, eto, hindi mo gastusin niya, dadagdag ka na naman ng business. Hanggang sa dumami na yung business na nagbibigay sa'yo ng income. So, importante dyan, parang ganito. Parang games lang din to. Kumahanap ka ng XP. Ano yun? Experience points. Ito yun. Habang nagsasideline ka, habang nag-aaral ka, actually, marami ka pang time na nasasayang. Kasi, puro ka laro. Puro pa feeling mo, dami-dami mo nang ginagawa. Pero sa totoo lang, pag in-account mo yung oras mo, ibig sabihin yung in-account, binilang mo. Per oras mo, pastahan tayo, marami ka pa talagang time. No? May time ka pa para mag-business, para mag-aral, para magbasa, para magawa yung mga gusto mo. Alam mo, problema, hindi mo binabudget. Ang pera, hindi lang itong binabudget, pati oras. Kung kaya mong gawin yun both, for sure, mas magiging productive ka, at mas mag-i-enjoy ka, at mas marami ka magagawa, and magugulat ka na lang yung maximum potential mo, sobrang umaas talaga, and you will be living the quality of life that you want. Number 5, isang tip na pwede nyo gawin is mag-invest ka sa stock market. So, alam mo ba, sobrang mura lang pala mag-start. Merong 1,000 pesos, or merong 5,000 pesos, may 25,000 pesos, hanggang sa 1 million. Pagpupunta ka sa All Financial, search mo na lang yan. Sa akin, matitip ko sa inyo, lalo na sa mga wala pang alam, hindi ka mag-i-invest dun sa mga companies na wala kang idea. Usually, yung nabasa ko dun sa libro, hanap ka ng mga long-term, mga imposible nang mawala. Jollibee, San Miguel, ABS, basta, mga ganun. Mga blue chip stocks ang tawag dito. Ang good news, pwede ka palang mag-invest ng barya-barya lang talaga. 500, 1,000, or 5,000. Hindi naman pala kailangan million kagad yung ini-invest mo dyan. Ang pinaka-marirecommend ito, you can join TRC. Ano yun? Ito yung Truly Rich Club. So, itong Truly Rich Club ni Brother Bo Sanchez of The Feast is the founder of The Feast. Ang tinuturo nila is mag-invest ka. Tuturuan ka nila kung ano yung mga stocks na magandang bilhin. Tapos, sasabihin na rin nila sa inyo kung kailan ka magbebenta. Yun po ang ibig sabihin ng stocks. Ibig sabihin, buwibili ka ng stocks, nag-i-invest ka dun sa mga companies na sa tingin nilang mag-grow, sa tingin mo mag-grow, and then a certain number, okay, o value ng stock na yun, pagka binenta mo, may profit ka ngayon. But of course, hindi ito yung time para pag-usapan natin yung detalye about stocks. Ito lang yung mga ideas na pinipitchin ko sa'yo para ma-reignite yung utak mo, magkaroon ka ng ideas, para manggigil ka, na parang, oh, ano, para sinasayang ko lang oras ko, gimmick-gimmick, party-party, laro na laro dito, ganyan. At least, meron kang magawa na something productive. Na habang bata ka pa lang, masimulan mo na. Kaysa kung kailan ka pa matanda, dun ka magsa-start. Number 6, pwede kang maging social media manager. Sabi ko kanina, habang bata ka pa, pwede ka na mag-start. Lahat ng, ito yung mga big social networks sa pwede mo i-focus. Facebook, palakihin mo na yan. May pag-connect ka na yan. Expand mo na yung network mo, yung community mo. May maging intentional ka makipag-ikaibigan. Kung kailan tayo may internet, at the same time, meron tayong technology. Mag-socialize, doon ka naman anti-social. Doon naman tayo
tayo nagwahiwalay, yung human nature nawawala, di ba? So gamitin mo, i-maximize mo yan. Facebook, LinkedIn, Twitter, IG, or YouTube. So itong mga to, pwede kang maging social media manager kasi maraming mga personalities or business na kailangan nila ng tulong ng mga millennials or mga Gen Z. Bakit? Hirap sila. Eh, ikaw, expert na expert ka na dyan. Anong angle, anong theme, anong write-up, anong mga ganyang ideas. So pwede kang mag-charge, pwede kang pumart-time. Na imagine mo, a single post a day, di ba? Or kung magaling kang magsulat, naku, Diyos ko Lord, ang laki ng kita dyan. Kung writer ka, magaling ka sa pagsulat, ay, grabe. So pwede ka nilang bayaran. So part-time lang, hindi ka umalis sa bahay, nag-aaral ka. During yung pag-aaral mo, may 1-hour break ka, di doon mo gawin. Kailangan lang time management. Tip number 7, pwede ka mag-invest sa mga direct selling companies. Benta ka, kunwari, Avon, Sarili, ano ba yung mga ano, Herbalife, Yusana. Itong mga companies na to, ang maganda dyan, walang age requirement na tipong dapat matandang-matanda ka na, may experience ka. Actually, kailangan pala 18. Tama? If you're a college student, no, pwedeng-pwede mo itong gawin. Sa mga high school and elementary na nanonood sa atin ngayon, medyo pera pa ka dyan. Not unless, same din with the stock market, pwede mong isama yung parents mo na naka-co-applicant and pwede ka kahit bata. Actually, ako excited ako para turuan mag-stocks yung aking 10 years old. Nakausap ko si Brother Bo and then si Edric Mendoza. Lalabas yung kanilang mga picture dito. Yung mga anak nila at a very young age nag-start. So, ikaw pwede din. Kailangan lang meron kang kasama magulang na mag-supervise sa'yo. Parang pag-drive lang din. Hindi ka pwede ka agad mag-drive kung sobrang bata ka. Pero you can start. Basta sabihin mo lang sa parents mo. Pag-aralan yung dalawa, matutuwa pa nga yan. Basta siguraduhin mo lang na mapakita mo sa parents mo, nakakayanin mo, magiging responsible ka na hindi mo papabayaan yung pag-aaral mo. Ito pa magandang advantage. Kapag ka pumasok ka sa isang direct selling company, hindi ka marunong sa sales, tuturuan kanila. Hindi ka marunong sa leadership, tuturuan kanila. Lahat, how to build a team, lahat ng skills na kailangan mo para maging successful sa direct selling o sa pagbebenta o sa pag-business, ituturo nila. Make sure lang na maganda yung team na sasalian mo at the same time yung company na papasukan mo is may magandang core values na papasok sa'yo para yung mga mabubuti ang makuha mo. At syempre, pinaka-importante sa lahat, number 8, start your own small business. Tandaan mo lahat ng big time nag-start yan sa small time. Yung Jollibee dati nito ni Tantiak Tong, dating ice cream shop. SM Mega Mall, Shumart, di ba? Dating ni Henry C. His dating sapatosan, di ba? Shumart. Tapos ngayon, lumaki-lumaki, ang dami na. Ang point ko lang, ikaw din, huwag kang matakot na magsimula at a very young age. Kasi marami kang matututunan dyan. At pagkabata ka pa nag-start, nalugo yung maliit mong business, okay lang yan, hindi mo iiyakan. So marami mga Pilipino nag-start sila at medyo late age na. Yung tipong gusto pa nila, million-million, big, one time, big time. Kapag nalugi ka, one time, big time. Pero kung ikaw mag-start ka sa business mo, small business mo, 5,000. Pag nalugi, okay lang. 10,000 nalugi, okay lang. Importante, nakagain ka ng experience. Yung pagkakamali mo, hindi mo na ulitin sa next business mo. And maraming type of business, ito lang yung mapapayo ko sa'yo. Siguraduhin mo yung business na itatayo mo, na sisimulan mo. Number 1, dapat passionate ka doon. Number 2, hindi ka maboboring. Number 3, willing mong paghirapan at ipagsabay sa pag-aaral mo. Sister ko, ang ginawa niya, benta siya ng chocolate, okay? Or nagbenta siya ng bags, okay? So parang ako, di ba, sabi ko nga kanina, marami akong binenta na ako mismo yung nangongolekta. Actually, itong matanda na ako ngayon, sinimulan ko rin yung side business ko na sapatos. Dahil adik akong magolekta ng Jordan shoes, sabi ko, teka, gawin ko kaya, bili ako ng tatlong sobra. Yung isa, tatlong piraso. Yung isa, susuotin ko. Yung dalawa, ibebenta ko. So ano nangyari? Lumaki yung collection ko ng mga sapatos, mabot ng 1 million plus, na di ako naglalabas ng sarili kong pera. Ang maganda nun, nung binenta ko pa yung ibang pairs, ano nangyari? Nagamit ko na pero tumaas yung value nila, kumita pa ako. Kung titignan mo sa pagbi-business, 'di ba? Marami nang nagbi-business hindi naman nila alam yung business eh. Eh dahil bata ka pa, at least you can start young at matuto kang mag-aral about it. Huwag kang matakot mag-business at huwag ka rin matakot magkamali. Anyways, maliit lang naman yung sisimulan mong kapital eh. Ang importante ito, simulan mo, natuto ka, naka-experience ka. Eh what more kung lumaki siya? Oh, eh di matindi niyan, di lang ikaw bibigyan ng bawal ng parents mo, baka ikaw pa yung magbigay ng regalo sa parents mo at a very young age. So mas maging responsible ka, kita ka, matuto kang maging disiplinado, kumita ng pera. Of course, yung attitude of being an achiever and success mindset, ma-adapt mo na yan sa pinaka-batang edad. And last, but at the least, number 9. Okay, usong-uso ngayon to, di ba? Start vlogging. Yan! Of course, hindi ko naman sasabi to na, Lord, gawin mo dahil gusto mong kumita, pero simulan mo na rin. Kaya gusto mong gawin siya dahil gusto mong kumita, or gusto mo siya dahil passion mo siya, bahala ka, importante simulan mo. Lahat ng bagay naman, pagka natatakot ka simulan, ba? Dahil isip ka ng isip, analyze, boom, paralyze. So might as well, gawin mo na lang. Huwag kang matakot na
mag-fail. Huwag kang matakot mag-experiment. Kasi nga, bata ka pa naman. You have all the time. Imagine mo kung 80 years old, mag-experiment pa, di ba? Mahirap na yon. At least kung sa edad mo ngayon, 20, 13, or 15, or 12, di ba, teenager ka pala, pwede ka mag-start niya. Ano maganda sa pag-vlog? Of course, pwede kang kumita dyan sa AdSense, no? Search mo na lang kung paano kumita sa pag-vlog. Pero point ko lang, you can vlog about anything. Your daily life, fashion, di ba? Mag-paint ka, let's say, mag-gitara ka, kumanta ka, sumayaw pa. Sa inspiration, gusto mo pranks, di ba? Unlimited. Bakit? Your channel is your show. Kailangan mo lang din aralin paano maging quality content o mag-add value sa ibang tao yung vlog channel mo para maraming mag-subscribe sa'yo. The more na maraming subscribe, the more tataas yung watch hours mo, the more na mas maraming ads na makikita, edi the more kang ikita. So, with that, I hope marami kayong natutunan ngayong araw na to. Don't forget to subscribe and to share this channel to your friends. Of course, kung marami ka natutunan, don't forget to comment down below. Pinaka-importante ito. Congratulations sa nanalo ng ating YTEC na Marin Cup na si... Yes! Congratulations! Ipapadala na lang namin sa inyo ito. Contactin mo kami sa nanalo at ipadala address, cellphone number, and name para maipadala na namin sa iyo. But if you want to meet personal, walang problema. Now, of course, meron pa tayong isa pang Tecno Marin Cup na ipamimigay. Thank you sa Tecno Marin Philippines. Kung gusto manalo, simple lang. Don't forget to subscribe, number one, and to comment down below. Okay, you can use the hashtag Believers. So, pag ginamit mo yan, hashtag Believers down below. Tapos, napili ka ng ating automated app. Congratulations at mananalo ka na nito at papadalang ka namin. And with that, bago tayo matapos, gusto ko lang magbigay ng shoutout sa aking mga kapwa vloggers ngayong gabi. So, shoutout sa aking mga ka-vloggers na si Paul David Aranda, Alex Katayong, KLTSLJ, kay LJ Pasipane Calma. Shoutout din kay Roland Lore Lotera, Los Camote, ang ganyang channel, Aira C Vlogs, Larely H, according kay Jewel Halandoni, JCC's Kitchen, shoutout kay Joyler Katinek, at kay Mac Reyes Villanueva. Mac Reyes Villanueva, shoutout sa'yo kapatid. And then kay Sarah Sherman, Lansara and John Vlogs. Kay JM Sonic TV, shoutout sa'yo, kay Benedict Buensu Seso, ang hirap nun ang apelido mo. Shoutout din kay Nico Oliveros, Uela Nika Channel, Cedric Gumata, shoutout din kay Felix Sema Highway Channel, shoutout sa'yo. Clay Ma, sa lahat ng mga nagpapashoutout, unang tip ko sa inyo, make sure yung channel name nyo, madaling bigkasin at tandaan. Kung mahirap, ang hirap. Shoutout din kay Chucks Pinoy TV, and then shoutout kay Wernil Lagare, kay Aim and Al Vlog, shoutout din kay Mamamia G, shoutout din kay si Mr. at si Mrs. Channel, okay, kay Angelabi, JTV Fax, kay AJ Devoso, and of course, kay Miss Genevieve Kaalim, shoutout kay Madam Besh Channel, and shoutout din kay Mish Evasco, kay Biga Moises TV, ZBA, EY yung A niya, Junel Animo, Fine Na Vlogs, shoutout din kay I'm the Dilla Luna, or eto na lang, kay Andrea Nicole, shoutout din kay Let Me Let Pabuhay, shoutout sa inyo, and last but not least, kay Pau Pau TV, shoutout sa iyo, Paulo Soledad, Best Med Mag-isa. Sa lahat ng mga shoutout ko, I hope guys, maraming mag-subscribe din sa channel nyo and manood. Make sure lang you are making quality content, nagbibigay value sa ibang tao. So ginagawa lang naman din natin to, hindi lang din sa pera at para kumita, but most probably is makatulong sa iba. And para sa akin, it's very therapeutic. At the same time, nagiging bonding na rin namin. At the same time, nakakatulong pa sa kapwa. At the same, nagiging parang outlet ko na din. Sa busy schedule ko, I still find time para magawa ito because mahal ko kayo kahit hindi ko kayo lahat kilalang kilala. But of course, hindi lang naman nagtatapos dito sa panonood mo ngayon. Marami pa kami ipopost. And of course, kung meron kang may share din na tips and life hacks kung paano ba pwedeng kumita ang estudyante, don't forget to comment down below. Okay? At may chance ka pang manalo ng Tecno Marin Cup. And with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Maraming salamat!